nga ba lubog ang Cagayan at Marikina gayong wala pa po sa kalahati ang dalang ulan ng Ulysses kumpara doon sa Ondoy. Ngayon kung papansinin po ninyo itong imahe ng Google Earth, ito pong Cagayan Valley ay parang isang higanteng planggana na babakuran ng Sierra Madre Mountain Range dito po sa Silangan at pati po dito sa Katimugan. At yung Cordillera naman dito po sa Kanluran. Ang ulan na bumabagsak sa lugar na ito ay naiipon lamang sa Cagayan Valley. At iisa lang po ang labasan ng tubig doon po sa Dulong Hilaga, papunta na po ng Apari. Isa pa pong tinatamaan ng sisi, yung pagpapakawala ng tubig ng Magat Dam sa bayan ng Ramon sa Isabela. Ang Magat po ay imbakan ng tubig galing sa walong ilog mula po sa Ifugao at Nueva Vizcaya. At kung kalbo yung kabundukan, mas mabilis pumabagsak ang tubig dito. Ang overflow level nito ay 193 meters. Pag umabot na po riyan ang water level, delikado na pong bumigay ang mismong dam. Ito po ang problema. Nang dumating ang bagyong Ulysses noong November 11, malapit na sa overflow ang level ng dam, halos 3 metro na lang. Kaya't pagdating ng November 13, napilitan ng Magat na buksan ang 7 gate at magpakawala ng tubig, nakatubas ang 100,000 Olympic-sized swimming pool sa Magat River. Ang tanong po ng grupong InfraWatch, bakit hindi nagbawas ang dam management ng mas maraming tubig bago pa tumama yung Ulysses? Nagbukas na kasi ng 2 gates ang Magat mula November 10 hanggang November 12, pero kinulang pa rin ito. Kaya't pagdating ng November 13, 7 gate na po yung kanilang binuksan. Paliwanag ng National Irrigation Administration, nag-abiso sila sa mga residente ng Isabela at Cagayan na magpapakawala ng tubig mula Lunes ng umaga. Sumunod naman daw sila sa kanilang protocol na mag-release ng tubig 2 araw bago tumama yung bagyo. Pero ito po ang problema. 5 bagyo ang sunod-sunod na dumaan sa Luzon sa loob lang ng 3 linggo. Gayet po ng InfraWatch, dapat naisip ng NIA na magbawas ng mas maaga pa. Nang buksan ng 7 gates ng Magat Dam, ang tubig ng Magat ay rumaga sa Pasilangan, dala po ng Magat River, hanggang tumbukin ito ang Cagayan River at lumiko pa Hilaga, papunta po sa Kapitolyo ng Tuguegarao. Totoo naman po na marami pang ibang ilog na tumutumbok sa Cagayan River, pero ang Magat po ang isa sa pinakamalaki. Isa pa pong problema, sadyang mababaw at burado na ng burak ang ilog dahil sa kawalan ng dredging. Sa huli, wala pong pupuntahan ang lahat ng tubig na ito, kundi ang malayong lagusan sa bayan po ng Apari, 350 kilometers sa hilagang dulo ng Luzon. Ano naman po nangyari sa Marikina na muling lumubog sa tubig baha? Ang Marikina River Basin po ay isang malaking floodplain. Wala pa pong Metro Manila, dito na po naiimbak ang tubig galing sa bahaging ito ng Sierra Madre. Tubig po mula sa mga bundok ng Montalban, San Mateo, Tanay. Sila po ay bumababa rito at naiipon sa planggana ng Marikina. Dito po nagmumula ang Marikina River sa Wawa Dam sa Rodriguez Rizal. Ito po yung imbakan ng tubig mula sa iba't ibang bayan ng Rizal. Habang nakakalbo yung mga bundok ng Rizal, dumarami po ang tubig na bumabagsak dito. Mula po sa Wawa Dam, rumaragasa ang tubig sa Marikina River at siyempre ang unang tatamaan niyan ay ang siyudad ng Marikina. Bakit po matindi ang tama palagi sa Provident Village sa Marikina? Maaring isa po itong dahilan. Ito po yung Provident Village. Pansinin po ninyo ang matinding kurbada, halos na U-turn. Mabilis po ang daloy ng tubig dito po sa diretsong bahagi, tapos biglang babagal dahil sa pagliko ng ilog. Ang resulta po ay naiimbak ang tubig at umaapaw ang ilog. Kaya po lubog palagi itong Provident at itong SM. Ngayon, ang Marikina River po ay tutumbok sa Pasig River at tutungo na sa Manila Bay. Matagal na pong problema ng Metro Manila yung baha na yan dahil sa umaapaw na Marikina at Pasig Rivers. Kaya po noong 1986, ginawa po itong Manggahan Floodway. Isa po itong higanteng kanal na hinukay para i-detour ang tubig ng Marikina River papunta po ng Laguna Lake. Ang plano kasi gawing temporary na imbakan ng tubig ang Laguna Lake pag malakas ang ulan para po hindi na umapaw yung ilog. Ang problema ng Ulysses, panglima na itong bagyo sa loob ng 3 linggo. Basang-basa na po ang lupa at hindi na kayang humigop ng tubig. At napuno na rin yung Laguna Lake. Kaya't wala pong mapunta ng tubig mula sa Marikina River para po itong isang baradong kanal. Ngayon,
Merong isang panukala mula pa noong isang dekada na matagal na pong nakabinbin. Bakit daw hindi gumawa ng isa pang higanteng kanal na tatago sa Manalas, Piñas para ilabas po ang tubig ng Laguna Lake papunta sa Manila Bay? Hanggang ngayon po ay panaginip pa rin yan dahil ito po ang malaking problema. Milyon-milyong tao ang nakatira ngayon sa dadaanan ng Las Piñas floodway. Sino po ang magpapaalis sa kanila?